lunch and welcome to another video here on Chatty Portal. So for today guys, ay beauty product review naman tayo. For the past few days, meron akong ginagamit na Korean skincare products and padala siya sa atin ng isang subscriber dito sa Chatty Portal. So thank you so much for sending me the products and for letting me try it. At dahil nagustuhan ko siya guys, kaya gusto ko ring i-share sa inyo yung review ko about the products. At before we start, syempre, gusto ko lang din ipaalala sa inyo that I'm not a beauty guru or beauty expert. I'm just a beauty enthusiast. At kung ano man yung sasabihin ko sa product, it's based on my experience as a user lamang po. At what works for me may not work for all dahil iba-iba tayo ng skin type. Hi everyone! Welcome to Chatty Portal! Chatty Portal! So yun na nga, matapos ang paalala guys, gusto ko lang din i-express na hindi ako masyadong adventurous pagdating sa mga pinaglalagay sa mukha dahil na-victim na ako ng isang product na yun, nagkaroon talaga ako ng matinding allergic reaction at natatakot na akong mag-take ng risk. Usually, gumagamit man ako ng bagong products, I see to it na meron siyang reviews na mababasa ko or di kaya mga review videos dito sa YouTube na makikita ko. For these products guys, dahil hindi pa siya marketed dito sa Philippines, galing pa siyang Korea, wala akong nakita ang mga review sa YouTube na maintindihan ko, though merong dito parang how to use it, hindi ko naman siya maintindihan dahil ibang language, kaya naisipan ko na lang din na gumawa ng review para dun sa mga interesadong matry itong products na to. So ito guys, yung pinadala sa atin na products, yung cleanser tsaka yung Ampoule. Pero before ko sila ginamit, ay ginamit muna sila nang nagpadala sa akin. At ina-update niya ako kung ano yung feeling sa skin niya ng mga products na to. Kaya yun, sabi ko na since okay naman sa kanya, I think okay lang din sa akin na gamitan to dahil sensitive din yung ginagamit niya na variant. So, let's start with the cleansing pops guys. Ito siya, itong nakikita niyong box na to. As you can see, parang sakto lang siya sa palad ko. Saktong-sakto lang talaga. It contains 10 sheets of cleanser per box. And yes, as you can see, napaka-travel friendly niya guys. Cleansing pop is a dry foam that contains glutathione and natural ingredients. It is a soft and delicate foam that helps remove makeup and deep cleanses your pores, which leaves your skin clean and transparent. So, yun yung claims niya. Then, for the ingredients, guys, ay flash ko na lang dito sa screen dahil medyo marami yung ingredients niya sa likod. So, ilalagay ko na lang dito para makita niyo. About this is that it comes in 3 variants. So, yung pinadala sa akin, guys, dahil tinanong ako kung ano yung skin type ko, sabi ko sensitive. Nakaka-happy dahil meron talaga silang 4 sensitive skin. So, ito yung nakalagay dito sa blue box na to. Tapos, meron ding for oily skin and then for dry skin. So, minsan ka lang makahanap sa isang brand na meron talaga silang formulated products for a specific skin type. Kaya, sobrang good yung ganun na product. Lalo na sa mga sensitive skin dahil madalas mahal yung mga for sensitive skin na products. As you can see, medyo kakaiba siya dahil yung appearance niya guys is para siyang face mask. Yan yung appearance niya. And yeah, medyo misleading lang. Dahil tiningnan ko dito sa back of the box na wala siyang directions kung paano gamitin. Or hindi ko lang sure, baka directions din talaga tong ibang nakasulat dito. Pero it's in Korean, kaya hindi ko siya maintindihan. So, mabuti na lang at sinabihan ako kung paano siya gamitin. Dahil kung hindi, ay baka ginawa ko siyang compressed face mask. So, yun guys. Now, siguro, mas mabuti pang panoorin niyo muna yung video na to para malaman niyo kung paano siya gamitin. Thank you.
siya gamitin. Napaka-simple lang, napakadali lang. And then for the smell, guys, halos wala siyang amoy. Napansin ko lang na meron siyang soapy smell nung linather ko na siya sa palm ko. And then agad-agad din namang nawal. Okay siya dahil mild, and yun talaga usually yung mga good for sensitive skin na mga products. And then for the effect naman, guys, talagang instant yung brightening effect niya. Ipapakita ko sa inyo yung picture ko after ko siyang gamitin dito. Yan, ganyan siya. As in, mafe-feel mo or makikita mo agad yung pagka-glowing ng skin mo after mo siyang gamitin. And it really cleanses your pores. Talagang pag hawak mo sa face mo, wala na siyang parang mga dumi-dumi na mai-scrub mo. Super cleansed yung feeling mo sa face mo. Then, for the texture naman, guys, kung nakagamit na kayo ng Cetaphil facial cleanser na good for sensitive skin, parang ganun yung texture niya at first kapag natunaw siya. Now, pag ilather mo na kasi siya, nagiging foamy na. So, parang yun yung maiko-compare ko na texture. Yung retail price nito, guys, ay 280 pesos kasi nga ang inaangkat pa siya from Korea. So, medyo pricey siya. But for me, sulit lang din dahil ginagamit ko siya ng 4 beses yung isang sheet. Paano nangyari yun, guys? Yung first time kasi na ginamit ko siya, I used half the sheet. Tapos, hindi ako sanay na hindi siya bumubula. Kaya the next day, tinay ko naman yung whole sheet. Now, nung ginamit ko naman yung whole sheet, parang feeling ko naman, sobrang cleansed naman na nung face ko. Pag nagpo-foam na siya, enough na pala yun para talagang maano yung dumi sa mukha mo. So now, what I do naman is I cut it into 4. Kaya kung nakita nyo kanina, kinakat ko siya, guys. Pwede nyo siyang guntingin. Yan. So, into 4. Kaya yung nangyayari, guys, 1/4 lang yung nagagamit ko every night. So, imagine 10 sheets. If you cut it into 4, this could last for 40 days or I can use it for 40 times. Ganyan. So, sulit na rin yun. Sobra 1 month ko siyang magagamit. Pero guys, yung recommended talaga na usage nito is 1 sheet per cleansing. Lalo na kung nagme-makeup kayo. Eh ako, hindi naman din ako masyadong nagme-makeup na nga. Siguro ngayon lang dahil yan. Nag-shoot ako, nag-film ako. So, that's the only time na talagang naglalagay ako ng tint. Tsaka tint lang usually, guys. Hindi naman ako nagpa-foundation. Kaya for me, okay lang naman siguro na 1/4 lang yung gamitin ko. Tsaka for the past few days, we spend more time at home naman. Hindi naman masyadong marumi yung mukha ko, feeling ko, dahil hindi siya masyadong naaalikabukan. I use it that way. Pero yung recommended talaga, guys, is 1 to 2 sheets for heavy makeup. Dahil para maano talaga, ma-cleanse yung pores nyo. So, ito pa yung napansin ko sa paggamit ko ng cleanser, guys. After the second night na ginamit ko siya, nagkaroon ako dito ng micro-peeling. So, na-peel ko yung skin ko dito. Which I like kasi ibig sabihin parang nare-renew yung skin ko pag na-peel ko siya. So, usually dito lang. Hindi ko alam bakit. So, yun na, guys. Parang cleanser pa lang yung pinag-usapan natin. And ang dami ko nang sinabi. So, I'm so sorry. Kailangan kong i-cut yung video na to. And we'll just do a second part. I-upload ko siya agad after nito para sa Luthione Ampoule naman. Dahil sobrang love ko yung Luthione Ampoule. And gusto kong i-share siya sa inyo. Para dun sa mga naghahanap talaga ng product to spot treat yung mga dark spots nila or yung mga pimples. And if you are new to Chatty Portal, guys, please don't hesitate to click on the like button and the subscribe button down below. Also, meron siyang bell, yung notification bell, para updated kayo sa future uploads ko. And thank you so much for watching this video. Abangan nyo agad yung second part nung ating Luthione Ampoule review video. Thank you so much for watching. You all have a good day. Bye!